Itong lahat to mga ka-diggers ay 24 karat. Ganyan pa din. Hello mga ka-diggers, nandito ako ngayon sa Ongpin. So andito ako sa Cover 24K Jewelry. So ngayon i-feature naman natin sila. Pakikita ko ulit sa inyo yung mga updated jewelry nila tsaka yung updated price list. Kasi alam niyo naman weekly tumataas ang gold ngayon. So ngayon daw nasa 2980 per gram na. All 24 karat to mga ka-diggers ha. Tapos, ngayon naman, pakikita ko sa inyo yung mga samples nila ng mga jewelry. Kasi itong mga to, mga charms. Tsaka meron din silang mga hikaw, kwintas. Ayan, pakikita ko rin sa inyo yun. So, ito, sample ng ring. Pwede kayo mag-order sa kanila. Ito, nasa 800 plus. Ayan, each ha, each. Ayan. So, kung makikita nyo, may mga piyaw. Piyaw ang tawag dito, ate. Yes. Piyaw ang tawag dyan. So, dragon. Tapos, eto naman, ayan. Yung beads nila, 180. Nasa 250 pesos. Pero pag baby, like this one, ayan, like this one, 200 pesos daw. Beads, for the beads only, ha. And then, para dun naman sa gold, 24 karat, 2980 per gram. Okay? And then, pag colored naman, mamaya pakikita ko sa inyo yung may mga kulay nila ng mga 24 karat. Yun daw, 3,080 pesos. So, plus 100 pesos. So, ganun nakataas ang gold ngayon, mga ka-diggers. So, eto, pakikita ko sa inyo. Ayan, eto, pinakamahal. Eto kasi pure gold. Ayan. So, kung makikita nyo, lahat yan ay gold. Nasa... Ayan. 23 grams. 23 grams, nasa 68,000 pesos plus. And yung pinakamura naman, kung gusto nyo magkaroon ng gold 24 karat, pero kumbaga medyo tight ang budget, pwede kayong magpagawa ng ganitong maliit. So ayan, 24 karat din to. Ito naman, nasa 1,600 pesos na.
to para sa mga subscribers ko na mga lalaki na mahilig sa 24 karat gold. Ito para sa inyo mga jewelry. Etong isang to, 22 inches. Ilang grams to ate? Ilang grams? 40 grams. Nagkakahalaga siya ng nasa 125,000 pesos plus. And then this one naman, itong malaking dragon na to na 24 karat din, nasa 62,000 plus. And then this one naman, 24 karat din, mga kadiggers. This one is 24 inches, correct? And then nasa 125,000 pesos din. Pero don't worry, meron tayong mga mas mura. Ito kasi pang lalaki, so tapos medyo mabigat, kaya medyo mas mahal. And then meron tayong affordable para naman sa mga girls. Ito, hikaw, ayan. 1.36, so nasa 4,000 pesos plus siya. Ayan, tignan nyo, flower, medyo mahinay. And then, this one also. Ayan. So, ito, super cute. Ayan, flower din. Medyo manipis na, pero for 24 karat, diba? Pwedeng-pwede na. So, ito nasa, how much to ate? 4,000 plus? 4,000 pesos plus. Ayan. So, maganda, super cute. And then, meron din sila dito. If you want, rope chain. Tama, rope chain. Na 24 karat and then lotus naman na pendant. So, ang daming choices dito. Ito naman mga kadigger, super cute. Natagpuan ko sa kanila. Hikaw na pakawless. Kasi wala talagang pakaw. Ito, pakikita ko sa inyo kung paano isuot ha. So, ganyan siya o. Oh. Ano, parang hook. So, ito, let's go. Kailangan ko humarap sa salamin para makita ko. And then, upush nyo lang siya tapos i-close nyo. Ayan. And then, tada! Ganyan lang siya. Super easy. Tapos, itong isa na to, ito, ayan. Itong bilog na to, pang baby daw. Ito ha, para sa mga ano, pa... Yes. Ito naman, para naman to sa mga madalas mawala ng pakaw. Ayan. Advisable. 2,980 per gram din. Ayan. So, ganito na siya pag nakasuot. Tingnan niyo. Pakaw. Ngayon mga kadiggers, meron naman akong import dito, si Ate Bella. Yay! Ayan, isang piraso lang ng clap. Ngayon, explain niyo sa akin kasi meron ditong mga charms na may ibig sabihin. So ako hindi naman ako ganun ka familiar pa. Kaya kailangan ko ng import. Ito nga si Ate Bella. Ate Bella, anong ibig sabihin natong mga to? Ito pong isang balls. Oo. Money ball. Money ball. So ibig sabihin money for money, for money. Okay. And then this one, yung may sulat at mantra. Mantra. Meaning prayer. Ah, okay. This one. Pwede yan sa mga business. Yes po. Good for business, good for lucky. Okay. This one po, yung ganitong sign, good for health. Same lang din po sila. Magkaiba lang sila ng okay. Lucky. Lucky, lucky din. Lahat naman po ito lucky po. Okay. Ayun, and this one, po. Tube. Mantra. Chub mantra. Same prayer. Ah, pwede daw itong pendant, pwedeng bracelet, and then same lang din ang meaning. Yes. Ah, same. Eh, how about yung may mga colored po? Yan. Color. Same. Ah, nag-change yung color? Oh, nag-change yung color. Paano? Pag nababasa? Ano, depende po sa my temperature. Ah. Ito, si... Pag malamig, same. Nagbabago. Pag mainit, nagbabago. Ito, oh, ito sample daw. Tingnan nyo mga kadiggers. Oh, okay. Parang nagla-light siya. Green, blue, violet. Ah, okay. Ito ang kadiggers, oh, nagbago yung color. Parang siya nagiging siya. Parang nagiging green. Mas mahal lang siya ng 100 pesos. 3,080 per gram. 3,080. So, ayun pala mga difference. This, ah, ito pa. This one, itong... Piyaw yata yun, ano? Yes, piyaw. Ito pong tinatawag natin piyaw. Ito, without color. Ito with color. Color changing. Color changing. Pag
ano, depende sa temperature. Tapos mas mahal siya ng 100 pesos mga ka-diggers. Ayan, tingnan niyo, nagiging green. Ganyan. Pwede siya maging ganyan. Ganyan. Depende, no? Kayo po mamimili ng design niyo. Oo nga pala mga ka-diggers dito, dahil may mga charms sila, gumagawa sila ng bracelet. So katulad ng ganito, tsaka katulad ng pinakita ko sa inyo kanina, pwede kayong magpagawa plus 250 pesos lang. Diba? This one ring. Ayan, may ring din siya. Ito naman mga ka-diggers, mga 24 karat ring. Sobrang bigat na ayan. Sobrang bigat. Dito, nagre-range siya ng 26,000 plus, yung pinakamahal. Tapos yung pinakamura naman, ito yung coin ring na 2 grams, nasa 6,000 plus siya. Itong frog, sobrang cute. Ayan, sobrang cute na tong frog. So sana hindi blurred, nasa 14,000. Tapos kung makikita nyo, nasa loob, katulad na itong isang ring na to, wait ha, bibigyan ko kayo ng sample. Nasa loob, later kukuha ko ng isang shot, nakalagay sa loob, 999.9. Ibig sabihin, fine gold, 24 karat gold. Itong lahat to mga ka-diggers ay 24 karat. Meron siyang stamp na 999.9. Ayan. Pwede kayong mamili. May pang boy, may pang girl. Sobrang gaganda. Chinese gold. So ngayon, yung ipinapakita naman namin sa inyo is yung piyaw nila. Sabi ni Ate Bella, isa sa seller dito, sa stock dito, ito daw yung best seller nila. Kasi Ate, bakit? Kasi siya po yung, nasa kanya na po lahat ng meaning. Ito po yung lucky sa lahat. Yeah. So lucky daw siya sa lahat. Good for all na po. Ito po, meron kaming mayugi, rotating, money bag. May ikot yun sa loob. Tapos meron ding mga ito po yung color changing. Color changing. May mga meaning din po sila. Katulad na ito. Lucky coin. Lucky coin. Tapos ate, diba, meron din kayong mga affordable na mga ganito piyaw. Maliliit yun. Ibig sabihin, maliliit na grams. Tapos meron din naman na malalaki. So depende sa budget nyo mga ka-diggers. Ito, magpapakita ng sample si Ate Bella. Ayan. Ito po, pwedeng affordable. Pwede po isa lang siya bilhin. Point 2. Pero ito, pag binili nyo, nasa 4.3 grams. So, 2,980 siya. So, times nyo na lang ng 4.3. Okay? And then, ito pa yung ibang mga samples nila ng piyaw. So, ayan. Ito, tignan nyo, oh. Sa mga lalaki, stand out to. Ayan, sa mga girls naman, itong mga to. Meron din ako na to. Nakabili na rin ako sa kanila. Maganda. So, eto namang mga suot kong bracelet na to. 24 karat din to. Ayan, merong Hello Kitty, money back, money bore, and then Buddha. Okay. Tapos, etong isang hawak ko na to. So, para makita nyo. Ayan. 24 karat siya, rotating sa loob. Tapos, leather. Eto. Ngayon, kung for example, maliit yung braso nyo, pwedeng gawin is ika-cut lang. Tapos, dito mismo sa store, i-adjust nila, ididikit nila. After nun, ayun, tcharan! Pwede nyo nang isuot. Kasi sa akin, tignan nyo, oh. So, maluwag pa. So, adjustable siya. Pwede siyang i-adjust. Depende dun sa size nung braso nyo. Dito lang din sa store. Okay? So, kung bibili kayo, eto naman ang price range na to. Nasa 20,000 to 21,000. Kasi depende sa gram, ha? Ayun. So, yun naman ay price range lang. So, eto naman, mga ka-diggers. Mga beads naman to na merong 24 karat gold charm. Ayan. And then ito may mga ano to ha, may mga beads to, may ibig sabihin. Diba yung iba may ibig sabihin dito? Ito ano po ba itong plastic? Yung name lang. Yung name pala. Sorry. Ito din jade. Okay, jade. Amethyst. Violet. Amethyst. May month to it man. Ha? For February. Ah, February. August. Oh, pag birthday.
birth month. Oo. Pwede pang birth. Okay. This one, Jade, class A. Mas mahal siya kaysa dito. This one, oval. 1,000. Ay, wala siyang lang mismo. Okay. So, ito daw klaseng beads na to is 1,000 pesos. Wala siyang beads. Okay. Agata. Agata. Okay. Orange, red. Ito, baka mahal ito. Aquamarine. Kulay blue. For March. This one, mantra, meaning black. Meron din kaming red. Ito, para ano? Meaning niya, prayer. This one, onyx. May meaning? Wala. Ah, this one, rose quartz. Meron ding cherry quartz. Ito pang love, di ba? Pwede rin. Pang love. Ayan. So, ito daw 1,000 pesos itong beads na to. Pero yung mga regular lang nilang beads na. 250 to 800. Pero yung may mga class A, 600 to 1,000. Okay. So, ayun pala, dapat magtanong din sila ng klase ng beads. O kaya, na gusto nila. Ayan. Thank you, Ate Bella. Thank you. So, ito yung first branch ng COBA 24K. Yung location nila, tapat lang yung Santa Cruz Church. Ang building is Chinatown Gold Center. Diretso kayo sa second floor. Makikita nyo na yung COBA 24K Jewelry. Okay, ngayon naman, pupunta naman tayo doon sa second branch nila. So, ibig sabihin, pag second branch, bumibenta ng bongga. Okay? So, let's go there. So, eto na yung kanilang second branch ng COBA 24K Jewelry. So, bagong-bago. Andito ko sa second branch ng COBA 24K. Ito si ma'am, yung owner. Thank you so much, ma'am. And then, ito si Ate Bella and Ate, ano name mo? Kate. Ayan, si Ate Kate. Ayan. Visit nyo na lang sila dito sa kanilang shop dito sa Ongpin. Ayan. Pwede din palang online. Yan Wang. Tama. Ayan, Yan Wang. Lalagay ko na lang dito yung kanilang Facebook account para pwede kayo mag-order online. Thank you so much, mga ka-diggers, for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye! Bye-bye. Say bye, guys!